So, magandang araw sa inyong lahat, mga paps. So, ngayon, kakabili ko lang ng carburetor. Sa Shopee ko lang po siya nabili. Sa halagang 500 plus ata yon. Ang plano for today, mga paps, is ikakabit natin tong bagong bili nating carburetor. At sasabihin ko sa inyo kung plug and play ba or meron bang mga kailangan palitan. So, first of all, ang carburetor na ito is sa STX na carburetor, mga paps. Kasi based on my research, pwede siya sa STX at YBR, mga paps. So, ngayon is, tara, umpisahan na natin. Tinatamad tayo, mga paps. So yung father ko muna at yung kaibigan na yung magkakabit. Huwag nyo na lang akong pansinin dyan, mga paps. Panggulo lang talaga ako dyan. So yan nga pala yung ano niya, lagayan ng air filter tsaka yung mga hose na galing sa ano, sa makina, yung breather at tsaka iba pa. So yung pinapakita ko po dyan, mga pre, is yung ano, kung compatible lang ba yung sa air filter side ng carburetor at saka nung ano, stock na lagayan ng air filter natin. So as you can see, compatible naman at wala namang problema, mga pap. Tinatanggal na po natin yung ano, yung choke niya at saka yung TPS kasi parang bumabara eh. Kaya tinatanggal natin pati yung TPS. Ito po yung stock na carburetor natin, mga paps. At pareha lang po ng brand yung nabili nating carburetor ng STX sa carburetor na stock natin. So parang goods na goods talaga. Eh kaso parang hindi naman original yung nabili natin kasi sa mura niya. So ngayon, mga paps, is may itatry ako. Kasi yung tank cap natin is yan po yung ano, gasoline breather. So kapag nabarahan po yan, wala na pong dadaloy na ano, na gasolina pababa sa carburetor natin. So naisip ko na baka isa rin yan sa dahilan kung bakit pumupugak-pugak yung YTX ko. So itatry natin kung maganda ba ang flow ng gasolina ng motor ko. So as you can see, mga paps, maganda naman yung tagas ng gasolina. Wala naman problema. So meaning hindi nabarahan yung tank cap natin. So yan, mga paps, premium po kaya pula yung gasolina ko kasi premium yung ano, nilagay ko na gasolina sa aking YTX. So hindi na po natin ibabalik yun kasi madumi na. So nag-request ako na baklasin yung old carburetor natin kasi gusto kong tingnan yung guma ng diaphragm niya. Oh, ito na, mga paps. Kitang-kita na medyo kolobot na talaga. Paano masabi? So yan daw yung pinaka-importante dyan eh, kapag diaphragm ka. Minsan nga yung iba is ano, na bubutas dyan, may butas, pero yung akin is kulubot na kulubot lang talaga. Yan yung isa sa pinaghihinalaan ko kaya pumupugak-pugak yung motor ko at wala nang puwersa. So as you can see, mga paps, yan talaga yung ano, yung sakit ng YTX, Yamaha YTX 125 usually. Kasi yung YTX ko, mga paps, nawala na kasi ng puwersa. Nag-change na ako ng sprocket, spark plug, at nag-adjust na rin ako sa clutch natin, pero ganun pa rin, para pa rin nalulunod. So ngayon is ikakabit na po nila yung ano,
karburador na nabili natin sa Shopee. So sinabi ko sa kanila pakibilisan kasi yung mga viewers ko is nagmamadali. Hindi, joke lang mga paps. Ano na mga paps, nasalpak na lahat. Pero hindi pa natin isasalpak yung ano, air filter niya kasi itatry pa kung gagana ba talaga at kung goods ba talaga. So makikita nyo mga paps na tumutulo yung gasolina natin. Hindi ko alam, baka nag-overflow na siya. I-isar nyo sa sakit ng YTX natin yung old na ano eh, old na carburetor. Nag-overflow. Pero i-check lang natin kung talagang saan, bakit siya nag-overflow or bakit tumutulo yung gasolina niya. So ngayon mga paps is tinutuno na po ni tatay yung ano, bagong carburetor natin. Habang tinutuno muna nila yung carburetor natin mga paps, ipapakita ko muna sa inyo yung foot trace ko, yung reader foot trace ko kung paano ito sinalpak sa YTX natin. So yan mga paps, magkakabit lang po kayo ng angle bar at i-weld nyo sa mismong chassis ng YTX natin, tapos butasan nyo lang at tsaka lagyan nyo ng nut at tsaka bolt. Yan lang kadali mga paps. Papasensyahan nyo na yung ano ko mga paps, chassis medyo makalawang na eh. So ngayon mga paps is napagpasyahan namin na i-open carbs muna kasi hindi pa ito natutuno ng maayos. Mahirap kasi magtuno kapag STX yung ginamit mga paps. Nabasa ko rin yan sa group. Ayun mga paps, tinest drive muna ng papa ko yung motor. So mag-open carbs muna tayo ngayon for the meantime. So ngayon mga pre, ito na po yung pinakahihintay nyo na gusto nyong malaman. So far, compatible naman po lahat yung STX na carburetor na nabili natin online. Maliban sa isang bagay mga paps, yung throttle cable niya is hindi compatible, so kaya kailangan nating bumili ng ibang throttle cable. So yung binili natin is yung throttle cable ng STX pa rin. Kahit hindi threaded mga paps, kasi threaded yung ano natin eh, yung stock na throttle cable. So kahit hindi threaded is okay lang rin gamitin mga paps, masasalpak pa rin. So no problem tayo sa STX na throttle cable. So far yun lang po yung mga ano, yung dapat palitan mga paps. So gagawa po tayo ng part 2 mga paps kung ano pong resulta niya. Kasi hindi pa ako makagawa ngayon kasi pinag-open carb muna ako eh, temporarily. So gagawa tayo ng review mga paps kapag nakabit na po yung air filter at natuno na po ng maayos. So sa part 2 ng video mga paps, isasabihin natin yung gas consumption niya at yung hatak niya kung kumusta, tsaka yung ano niya, top speed. Iko-compare lang po natin sa old na ano natin, old na motor performance. So yun lang po lahat mga paps, I hope na nakatulong ito sa inyo. Ay meron to palang isa mga paps about sa overflow na try natin kanina. So hindi pala yun talaga overflow mga paps, kasi sa drainage ng gasolina pala yun ang gagaling. So the only one issue po sa nabili nating carburetor sa Shopee mga paps is yung drainage ng gasolina niya ay hindi nalalock ng bolt. I mean, nalock na po siya pero nagle-leak pa rin.
So ang ginawa po namin na solusyon mga paps is tinakpan na lang po namin yung drainage ng gasolina niya. So yun lang po mga paps. Salamat!